Hi guys, welcome to my channel. So ngayon po, i-share ko po sa inyo how I was able to come here in the United Arab Emirates and had a different career, really really different from my job in the Philippines. Okay, so 3 years ago, pumunta po ako dito on a visit visa. And since that time, wala naman akong panggastos at wala din naman akong kapamilya dito na pwedeng mag-sponsor ng visa ko. So, wala akong ibang choice kundi dumaan ng agent. Agent lang siya guys, kasi wala namang agency na legal papunta dito for domestic helpers or nannies or tutors. Ika nga. So, yeah, 3 years ago, I remember I resigned from my job in dyan sa may ano, sa Mall of Asia. Nasa Telstra ako dati. Then, nag-resign ako that time. Actually, immediate resignation ang ginawa ko talaga. Di ko alam, basta gustong-gusto kong lumabas ng bansa. Parang siguro may emotional ano pa din from the previous personal problem. So, ayun. So, sa isip ko kasi noon, sa kahit na anong paraan na makalabas ako ng bansa, basta marangal na trabaho. So, inisip ko, mag-apply as domestic helper kasi, siyempre, marunong naman tayo magtrabaho sa bahay. So, iniisip ko na lang. Sige lang, kahit, sabi nga ng nanay ko, mahirap yan. Huwag kang iiyak. Sabi ko, sige, kakayanin lang naman. Which is tama nga talaga yung nanay ko. Kasi pagdating ko dito, actually upon arrival pa lang doon sa bahay ng agent, kinuha na agad yung passport. Hindi na pwedeng lumabas para pumunta ng tindahan. Yung talagang kasi takot sila na tumakbo eh, or mag-run away. Since eh, nakabisit visa pa. So pwedeng-pwede pa sanang tumakbo, ganun, maganap ng kung may kakilala dito. Ganun yung ginagawa ng iba, pero masama naman yun kasi ginastosan ka naman ng agent, ginastosan ka ng escort papunta dito, ginastosan ka ng aeroplano, ng visa. So, ba't mo naman gagawin yun? Eh, ikaw naman yung nag-apply, hindi naman sila yung nag-apply sa'yo, no? So, there, after 2 days, kinuha na ako nung magiging employer ko, an Emirati family. Actually, 2 times akong nagpalit yata ng employer noon. First was in Banias. Yeah, Banias. It's a part of Abu Dhabi. So, dun kasi sana may kasama akong kabayan. Pilipina din, matagal na siya sa family na yun. Kaso parang selosa. So, hindi naman ako tinuturuan kung ano yung pwede kong gawin. So, do okay naman siya sa harap ko, pero talagang hindi ko maintindihan kung ano yung magiging trabaho ko doon. So, hindi naman tama na pasasahurin ako nung wala akong ginagawa. So, nagpabalik na lang ako sa agent para hanapan ako ulit ng ibang panibagong employer. So, 2 weeks yata ako. Yeah, 2 weeks ako doon sa ano na yun. Sa bahay na yun. So, after 2 weeks, nagpabalik ako sa agent. So, itong si agent, hinanapan naman ako ng ibang employer hanggang napadpad ako ng Al-Ain. Okay, so nung magkaroon ako ng pangalawang employer, doon ako tumagal ng 1 year. Pero 6 yung anak nun ha, pagdating doon. Though okay lang din kasi parang isang bahay, 6 kami na DH. Mayroon akong kasamang 2 Pinay din. So iisa lang yung magkakaiba-iba yung employers namin. Iba-iba yung trabaho namin, pero iisa lang yung parang accommodation namin. So nagkakausap-usap pa rin naman. So doon tumagal ako ng 1 year. 6 yung anak niya. Grabe yun. Kasi ang tawag na to, sa umaga magpe-prepare ako ng mga baon ng mga bata papuntang school, then after maghahatid ako sa school, tapos maglilinis, and then magpe-prepare na naman para sunduin yung maliit na bata,
And then, maghapon na nun, babantayan ko na nun. Tapos, kinagabihan, pag natulog na yung maliit pala na bata, magtutor pa ako, gagawa pa ako ng homework ng isang anak ng employer ko. And, ang hirap nun kasi, wala po siyang day off talaga. Okay lang naman sana dito mag-work sa bahay. Kaso, yun talagang walang day off eh. Tapos, walang pahinga kahit natutulog ka. Pag kailangan ka, kahit 10 oras ng gabi, wala ka talagang choice. Yun yung realidad po dito. Hindi siya fairy tale ang buhay. So, iyak ako na iyak, of course. Pero, wala na tayong magagawa dito na eh. Pinasok ko to eh, no? Pero, syempre, may feeling pa din, diba, na parang ang sakit lang na sa Pilipinas, yung mga trainings na pinagdaanan mo na sa corporate world ka, tapos pagdating mo dito, yung... Pero, wala na lang. Be on the brighter side na lang. Be positive. Positive na lang talaga ako that time. Iniisip ko matatapos din to. So, after a year, kasi nabasa ko sa kontrata na after a year, pwede nang sumibat in a legal way na basta may valid reason ka, tapos ikaw yung gagastos ng pan-ticket mo. So, ayun naman. So, alam ko kasi mali, kasalanan, pero nagsinungaling po talaga ako para lang makaalis ako sa trabaho na yun. Sabi ko, kailangan ko na umuwi ng Pilipinas, may emergency, chu-chu-chu, ganito, ganyan. Or siguro sa hirap na rin na dinanas ko for one year, talagang pagkasabi ko nun, may dalang luha. Yung luhang yun, hindi fake yun, natotoo talaga yun nung nagpaalam ako sa... Parang nagkaroon ako ba ng... Hindi, basta umiyak ako eh nung nagpaalam ako. Kahit hindi totoo yung rason ko. Yung ganon. So, ang tawag nito, sana ba tayo? Yun. So, ayun. Nagbayad ako ng 2,450 dirhams para sa ticket. Kasi nga, urgent, kunyari. So, pagdating ko ng kinuhanan pa ako ng SIM card. So, wala akong SIM card talaga. Dumating ako ng, buti na lang, hindi ako hinatid sa airport. Ah, eto pa pala, before ng airport. One day before my flight, binigay na yung passport, cancellation letter, at saka yung ticket. So, pagkakita ko ng cancellation letter, Diyos ko, parang gusto ko nang tumalon na, ay, parang I'm free, ganun. Pero syempre hindi pa nagtatapos dun yun, no? Marami pa yatang, marami pang pagdadaanan. So yun, pagdating ko ng Dubai Airport, kinontak ko yung ano, naki-wifi ako dun sa ano, kasi may free wifi sa airport eh, sa Dubai Airport. So nakontak ko yung kaklase ko ng high school. Timing naman kasi yung bahay niya malapit, isang sakay lang ng train mula sa Dubai Airport. So binigyan na ako ng instructions, ganitong gawin mo, ganyan ganyan. So wala na akong SIM card pagdating ko dun sa binigay niyang lugar, dito ko maghintay ganyan. Buti may mga kabayan, nandun na siya, naghihintay na siya, tsaka may mga kabayan din doon na, ano, bakit, anong problema? So, nakitawag na lang din ako para makontak ko siya na andito na ako. So, ayun, after, so, nagpahinga ako kasi, syempre, more than one year din akong walang off. Hindi nakakita, hindi nakapunta ng tindahan para mamili ng sarili kong shampoo, pagkain, ganun, nakakain din ako ng Filipino rice, again. Kasi paulit-ulit din yung food kasi ng mga Emirate dito. So, yun, after 2 days, yun, nagsimula na akong gumalaw-galaw para sa ekonomiya. So, ayun, naganap-hanap tayo ng trabaho, hindi madali makakita talaga ng trabaho. Nung una na tanggap ako dun sa isang call center sa Dubai, kabayan actually yung na-interview sa akin. Pero marami siyang arte. I mean, sabi niya, dapat ganito ganyan. Pero siguro hindi niya lang ako bet para sa posisyon na yun. Parang maging call center ng isang cleaning company. So, papag-training pa. Basta, so, walay na yun. So, afternoon, para lang masustain yung pang-araw-araw ko na gastos, kasi yung naipon kong pera is ginastos ko na dun sa ticket. Tsaka, nag-down ng bahay, of course, kailangan talagang mag-prepare ng ganun. Kailangan mong magbigay ng pambayad sa bahay, which is 600 dirhams upon arrival sa
lilipatan mong room or bed space. So yun, nag-part-time ako, ang dami kong na-experience po na part-time talaga. Naging packer ako ng chocolate, naging waitress ako ng mga events sa hotel. Tapos, magbabantay ng bata, magpaplansya, maglilinis. Basta lahat na yata yung lahat na nang i-offer na part-time, ginagrab ko na para lang talaga magkaroon ng pera. Kasi kailangan mo pang mag-exit eh. Pero actually, matagal nga ako nakapag-exit kasi yung passport ko pala, expired na siya. Below 6 months na. Hindi ka makapag-exit dito pag below 6 months na yung passport mo. So, ayun, hinintay ko. Na-overstay ako actually ng more than 2 months. Kasi nga, hinintay ko pa yung passport ko bago na lumabas kasi nag-renew pa ako. So, ayun, hindi kaya biro yung illegal, yung parang illegal kang nag-i-stay sa bansang, sa ibang bansa. Ang hirap po, pero wala lang, kinikiri-kiri na lang, wala, andyan eh. Tapos, ayun, kung ano-anong part-time din uli sa bahay, hanggang sa nakapagtrabaho ako sa salon. Tapos, hanggang naging okay naman na yung papel ko, ngayon naman okay na yung yung visa ko, okay na po lahat. At saka nakakita na rin po ako ng full-time na job na may na-meet akong, na-refer siya sa akin actually ng kapitbahay ko dito. Na-refer ako as para sa salon sana kasi yun yung hiring niya. Eh, eto palang employer na to, marami siyang hawak na companies. So, nung nakita niya yung CV ko, binasa niya yung mga skills and experiences ko, ay sabi niya, okay, I will not put you in the salon. So, nilagay niya ako dito sa, isang company niya, na isang training center. So, alhamdulillah, parang, bago pa lang ako dito actually. Pero, alam mo yun, ang saya lang na, sa tatlong taon na sa lahat ng kumpanyang pinag-applyan ko, eto lang yung tao nakakita ng kung ano yung natatangi kong skills na alam niyang pwede-pwede ako sa company niya aside sa pagiging salon staff. So, yun lang. Yun lang po. Sana may marami akong natutunan actually sa mga pangyayari sa buhay ko sa tatlong taon. Ang dami ko pong natutunan aside sa mga skills, mga lesson na din ng buhay, paano ka makikisama, kung paano mo iaayos yung sarili mo. Hindi naman sa hindi ako maayos, pero yung mas maayos pa baga, paano maging organized. Kasi minsan ako pabugso-bugso din kasi ako ng decision eh. So ngayon natutunan ko na dapat pinag-iisipan muna mga bagay-bagay bago gawin. So, yun lang. Sana po may napulot kayo na aral. And don't forget to subscribe. Thank you.